Everyone, this is Madge and welcome to my YouTube channel. And for today's video, ako'y mag-update regarding Muyan or Tether. But unfortunately, it's a sad story for everyone, pati rin sa akin, na as of today, naging scam na po. Officially, naging scam na po si Tether since last night po. Nung nabura na nila, kung papansin nyo here, nawala na po yung group sa Telegram. Ayan, even the, ayan, sa lecturer, hindi na sumasagot. Customer service, wala na rin. So, ayan. Ayan, nag-message ako ng 9:29 after 9 p.m. Nawala na. Na hindi na nga kasi talaga maka-open ng ano, sa app, and then biglang naglaho na lang lahat hanggang sa nawala na yung mismong Tether platform or kung saan sila nag-a-announce. As you can see, biglang sumulpot tong Tether na to. Tama ba? Ayan. Biglang lang siya sumulpot kayo ng umaga. July 13 today na wag do, ito yung announcement niya na magkakaroon na ng refund, but wala nang app eh, wala nang ano. So biglang nagbigay siya ng link. Pag pinindot mo yan, parang ayan. So here nagbigay siya ng ayan, mag-open daw tomorrow, ganyan. So parang pinapatagal lang nila, so it's another modus, di ba? So dahil nawala yung ano, so siya pinagulimbang halos mga Pilipino, syempre lahat, even ako, kahit na I started lang no March 31, isa ako sa ilang buwan din na gumagawa ng video regarding approval withdrawal update. So nagulat din po ako na bilang nawala talaga si Tether. I thought natatagal siya, so I think there's yun yung strategy nila talaga. So even I started naman sa Tether, yung mga naging kaibigan ko here, we think na talaga hindi siya talaga, halos lahat naman ng investment online, napapansin namin na wala talagang tumatagal. Kasi hindi lang namin talaga alam kung kailan. But yun nga, nagulat din kami na bigla na lang naglaho. So yun nga, yung mga balak na ipatulfo, iba sabi nga na na-trace na nga daw. Ayan, yung iba't ibang instructor, kasi even halos lahat ng coaches nawala talaga, as in parang bola. So tinatawagan, hindi na matawagan. So kahit naman ako naging assistant, nagtrabaho ako kay lecturer, but I think that's their strategy to get your attention, your trust. Kasi kumuha siya ng ano eh, na magiging assistant talaga sa mga naging member niya. So ayun, igbin ako, na-loss din ako ng 1,600. Kung makikita nyo, dapat hindi ko na nga na-post yung last withdrawal ko nung July 10. Kung siguro alam ko lang nawawala, dapat minidro ko na lahat. Yun nga, so na-sad to say, na-scam din ako katulad ng mga ibang naging Tether members. So ayan yung gumawa ako ng video kung sakasakali nga na kasi sabi kasi alas 7 yes, last night. Parang nagtaka na kasi kami nung July 11. So, bigla na lang gabi kasi in-announce na mayroon ngang regarding sa pagcore, pero kasi nabura na nila. Nabura na nila yung ano eh, yung
message about that. And that. Ito yung mga announcement. So pagdating ng 12. Ayan, July 12. So ayan, yesterday lang yung July 12. Nagkaroon pa sila ng announcement. So ayan, naagang 7 PM nga. Afterwards, pwede na mag-withdraw ulit. Kasi nga inaayos yung pag-core. So, diba? So, marami na rin kami mga doubts about it. Na hindi na talaga namin mawi-withdraw yung aming funds since July 11. Kasi kung totoo isa yun, sinabi, in-announce na hindi na rin makaiba kasi din na makapag-withdraw ng morning ng July 11. So, gabi nila ginawa yun. And then, pagdating ng July 12, nagbigla sila nagkaroon ng pa-rewards kapag magka-top up ka. So, yun na pala. Bigla na sila maglalaho after that. And then, 7 PM. So, kung makita niya 7 yan, hindi na ako tumaya. Kasi nga, marami ng hearsay, marami ng nagsasabi na, i-withdraw mo na yan kasi baka sinempo nila yan ng hanggang alas 7 para tapos yung betting activity. So hindi na ako nag-try sa dulo. So winidraw ko na, but unfortunately hindi ko rin na-withdraw. Kung makikita nyo, tinransfer ko na lahat ng funds ko from my other accounts sa pinaka main ko, na hindi ko yung na-withdraw yung 1,614 USDT. So kaya nakakalungkot talaga, super duper nakakalungkot. Akala ko rin naman kasi na tatagal si Tether, kaya ayun, hindi talaga parang ang lamig talaga ako. Talagang maiyak-iyak ako. Kasi syempre pandemic pa ngayon. Hirap makakakuha ng work. And then, especially sa mga na-recruit ko, diba? So, nakakahiya din. Sa mga nagbago pa lang nag-invest. So, ayun, kumakita nyo. Nag-video ka agad ako. So, ayun yung video. Pero hindi na nga siya dumating. Kasi pagdating ng 9, nawala na lahat. As in, parang bula. So, papakita ka rin sa inyo na kung paano ako nag-start kay Tether. May nag-message sa akin March 31. March 31 may kumontak sa akin na other country na number. And then siguro ito kasabot din nila yung dito na number na yan. I think yan yung Philippine number. So, possible na kasabot nga nila yan. So, yun. Magibigay nga ng 5 to 15. That time kasi I don't have work then. I don't have job. So, sabi, dahil free, then gagamitin mo yung account niya. Siya na, parang yung account naman niya yung i-download ko lang naman yung app. Then, ilalogin ko lang naman yung account niya. Kaya, yeah. Diba? Ginarap ko ni opportunity. So binigyan niya ako ng instructions, ganyan. So kaya napunta ako sa WhatsApp yan. Kaya napunta ako kay Tether. So namin nag-message sa akin. Kasi kung makikita nyo, naging ano din kasi ako. Naging assistant ako ni lecturer namin for group 555. Kumuha siya sa mga naging member niya ng magiging assistant niya. Assistant na mag-a-busy niya daw siya. So, ako yung sasagot ng mga inquiries, ng mga, what you call this? Yung mga hinaing or mag-guide sa kanila. So, yung video, gawa rin ako ng video, actually. Ayan, before time proceed, ayan, bigla lang din kami ni-removed sa
dito sa WhatsApp na to. Kagabi lang din yan na ayan, ni-remove kami. Kagabi lang nga ginawa yung pag diba yesterday. Ang tagal na nawala kami sa WhatsApp, napunta kami sa Telegram. Pero doon lang nga kami ni-remove. Kahapon mula nung ano, talagang planado na talaga nila na mawala bigla. So deleted na din, 'di ba, yung mga yung ibang messages. So ayan, pagdating nung May kasi, before mag May 1, naghahanap ko siya ng magiging assistant niya. Parang magpo-post ng mga announcement, kanyan-kanyan. So, siguro, at least, I think that's their modus operandi na kunin yung trust mo na parang tatagal to kasi kukunin ka. So, parang ganun. So, I apply for it. Diba? Sayang naman yung $200 na kikitain mo. Kaya, nag-submit din ako ng requirements na pala ang kailangan kasi meron ka at least 100 USDT na capital, and then you have time. So fortunately ako yung nakuha. Tapos yun nga, meron pa ako nagawang video, tutorial video kung paano mag-tether, diba? Kasi nga syempre kukuha ka ng members, diba? So, pagkuha mo ng members, instead na, ano yun, kasi dahil pandemic, so hindi naman ikaw nakikipagkita. So, talagang mag, instead na mag-chat ka pa, tuturuan ka step by step, tuturuan mo siya step by step. So, ay, naisip ko, guhay lang ako ng tutorial video. Tutorial, bala ko rin naman mag-vlog way back before. So, ito na yung naging opportunity. And then, yun na rin ginamit. So, ayan, nag-send kami, diba, ng ano, capital everyday. So, sabi ko naman, parang tatagal naman kasi kukuha siya ng ano, diba, ng magiging assistant niya. Ayun, and then, nagulat na lang ako, ginamit na rin niya yung aking tutorial video na ginawa kung paano, on how to, yun nga, sa video sa Tether. Before kasi hindi ko pa ina-upload yan, so dito sa YouTube ko. Pero yun nga, naisip ko na lang, but gumitin ko na lang din, i-upload ko, diba, to update. So parang, kasi nga, diba, ginawa naman ako assistant, so possible na tumagal. Kasi if you hire someone, diba, so yun ang isipin mo. So yun ang naisip ko. And then tumagal na ako siguro, 1 month, diba? Nagulat na ako, tinanggal na ako dahil hindi rin kayo magkasundo ng coach. Hindi naman din siya open. So, it's work talaga. So, marami kaming, ayan, kung makita mo, nag-message pa rin ako 9:45 last night. And then, ayan. Kasi nga, diba, minimessage siya kapag needed na kapag may bago kang member, ganyan. So inisip ko naman sa gambling yung ginagawa, di ba? Pero trading siya, pero it's more on betting kasi siya. So kaya I thought also na magtatagal. So yan, parang to inspire, di ba? So yan, nag-aaway na kami. Hanggang ano lang ako eh, from May 1 up to hanggang katapusan ng May, 1 month lang talaga. Yan. So I think to show off lang. Ayan. So hindi ko na nga kinuha yung supposed to be in last salary ko kasi nga sinasabi. So, ito na yung from June 1, yung pinky na siya. So, hindi na rin i-deduct. So, ibibigay na nga sa akin $150.
So, wala naman kasi kami ibang pinag-usapan. So, ayoko naman din siya masyadong kausap. Way back before dahil ano siya, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, okay siya, okay ka sa kanya. Then, later on, hindi pala okay sa kanya. So, something like that. So, I think to show off lang talaga. Ito yung naging ano ko pa, 409 that time. Kasi binigyan niya ng 150. So, yun, binigyan pa niya ako ng betting plan. Super nakakanong ko talaga. Siguro, kung alam ko lang talaga. Parang kasi nakampante rin kami. Even though from the start, we think na hindi naman talaga tatagal to si mga ganito, diba? So, online, sa marami na maraming nagsasabi na it's very easy money. Pero kasi mga sinasabi nyo way back before sa amin sa ano, is parang totoo naman. Like, his name is Peter, but we don't know the, ano, diba? Yung itsura niya. So, ayan, even the finance, I messaged the finance. Ito kasi nag-send ng, kunyari, may nagpa-event siya, and yun, nag-send sa amin. So, kinukontak namin si finance. Pero yun, wala na rin, di ba? Since, ito, Sunday pa, wala na siya. Even the lecture assistant, ito yung assistant nga na nag-send ng betting advice as well. Wala na din. So, yun. Kung sa mga makakanood nito, sa mga members na yun nga, kasi talagang sobrang nakakahinayang, sobrang nakakalungkot, diba? So, syempre, isipin din nila, naging assistant ako ng aming lecture sa group 555. But, hindi ko rin, wala rin akong kaalam-alam kung nakita yung video na pinakita ko sa inyo kanina. Wala na talaga. I mean, hindi ko rin nakuha yung 1,600. Nakita nyo naman, hindi ko na nga na-post yung last withdrawal ko. Hindi ko na na-post yung last withdrawal ko. And, July 10, kasi nga biglang naging it happens pa ito. And dami rin kasi namin inaasikaso. Meron kaming namatayan din kami, diba? Kaya hindi ako nakapag-post recently. Supposed to be, dapat magpo-post ako ng videos, but hindi ko na nagawa dahil na-opera din yung mom ko sa kanyang toenails. Kaya, ayun. Sobrang hirap talaga. So, ang dami rin kastusin. Diba? Ang dami namin din kastusin dito. But, yun nga. Hindi ko na tuloy alam sasabihin ko. Sobrang nalulungkot talaga ako. Kasi wala siyang nawala. Kung kailan, kailangan na kailangan mo. Although na, nabawi ko naman yung akin. Sa tagal ko rin naman din. For, umalagpas ako ng 3 months. Pero syempre, nahiya ako sa mga bago lang din, di ba? Sa mga naging bago kong da-online na hindi pa nakaka-withdraw, bigla siyang mawawala. So, not knowing talaga. Kung alam ko lang, tinodo ko na yung withdrawal ko noong July 10. Pero hindi ko nga nagawa. Kasi nga, parang ang lakas pa ng loob ko na magpapatuloy pa rin sa Tether. Pero yun nga, sa mga nakakalala sa akin, yung mga friends ko, naging friends ko rin here, so they know na yung nangyari. Diba? So yan, kasali rin ako sa mga chat-chat. Diba? Yun nga, yung sinasabi ko rin naman din sa aking previews videos na invest what you can afford to lose talaga. And then kasi hindi mo alam talaga na hanggang kailan yung etong ganitong mga investment platform. So, lesson learned, diba? Mga ganyan, kung mag-invest talagang maliit lang, hindi yung todo.
So marami rin nawalan ng mga million here. Para kay super yung sa akasakit, diba? So nakakalungkot yung mga ganun. So hindi ko na papatagalin, guys. So as of today, officially 100% scam na po sa Tether. Bigyan lang sila naglaho. So ganun yung mga kanilang modus kung mag-i-invest kayo as soon as possible, kung naka-earn na kayo ng profit kagad in just a few days, tanggalin nyo na kagad kasi you don't know, diba, baka mabawian pa kayo. So even though na marami rito na yun nga naging kasabayan ko rin na naging kumita na malaki, eh nakakabulag talaga, parang you want that too, pero nakakalimutan mo na investment to, na parang na, hindi mo pa nakita yung coach, diba? So hindi pa siya legal here sa Pilipinas, kaya hindi mo na naisip, parang hindi na namin naisip yun, nakakampante. So dapat huwag ka talaga makakampante if ever na magkakaroon ka ulit ng investment like this. Parang naisip ko nga siguro mga one, kapag bago pa lang, like yung binan mo nag-message and then invite ka for that mag-join, I think siguro mga 1 month ilabas mo na kagad yung money mo, or less than a month, diba? Once na nakakuha ka na, huwag mo na patagalin. You need to diversify your funds, diba? Huwag mong ilalahat ng funds mo, kasi kapag nawala yan, in the end tayo lang din talaga kawawa, diba? And yun nga, marami nga nakaisip na yung na-ibenta yung ganito, tagdagan yung kanilang funds. Buti na lang yung iba hindi na nagawa yon, at hindi sila totally na scam, hindi silang hinayang dahil hindi na ibenta yung dapat ibenta, di ba? Pero yung iba na yun nga, naubos yung puhunan, mayroon din ako nakakilala na ganyan nangyari, naubos yung puhunan, naubos yung ano, mas yung nakakalungkot, di ba? Hindi talaga masabi kung kailan talaga mawawala ang isang bagay. So ako, kahit naman na nailabas ko rin naman din yung puhunan ko here, so tinagal ko rin naman kay Tether, nalungkot pa rin ako kasi nakahinayang din naman din yung $1,614, di ba? So almost 80,000 din yun in pesos, di ba? So sayang din talaga, nakahinayang, and then nakakahiya. So naging mga invites, not for me, sa mga iba nagkaroon ng invites din sa downline, sobrang nakakalumo. So thankful na lang ako kasi yung mga na-invite ko, naging member kong iba na nakakausap ko lagi, eh mayroon kasi ako mga members, diba, na hindi ko nakakausap, nabigyan na mag-register sa aking link, and then kahit i-message ko, i-text ko, hindi ako pinapansin. So yung mga iba na nakakausap ko nga kasi I give them advice as well, na pagdating sa ganitong investment, ang kailangan mo lang talaga ilabas is yung kaya mong mawala, kasi hindi mo masasabi kung kailan talaga mawawala yung mga ganitong investment platform, kahit naman hindi dito lahat ang investment platform, diba, na hindi wala talagang stable. So yeah, yung mga nagbabalak before na umalis sa trabaho, iwan yung gagawin kasi nga you never know kung, diba, kung anong mangyayari talaga. So sa lahat ng mga, sabi naman ng Tether, hindi naman sila affiliated kay Muyan. So it's a third party kasi si Muyan, even si Binance, wala rin silang control dyan. So syempre iniisip nila na pag scam na ito, scam na rin yung si Tether, saka scam na rin si Muyan. So I see, ano, si Binance, sorry, si Binance sa wallet, so matagal na siya, so it's all ginagamit yan to other cryptocurrency.
So legit naman yan talaga si Binance, si wallet niya. So dyan lang naman dumadaan yung money and in and out. So wala naman sila kinalaman kay Muyan. And then yung mismong Tether company. So sinasabi nga nila hindi nila affiliated yung ganyang platform. So wala silang kinalaman doon. So yun. And kung magkayari may sinasabi nga nila is a refund, pero nagbibigay sila ng link and hinihingi yung picture, your ID, huwag kayong papaano doon, papaloko. Kasi for sure it's another scam. So kung mag-refund sila, dapat ang ibibigay nila is yung mismong yung ano lang, parang address mo, parang gano'n, USDT address mo. But hindi na kailangan ibigay user ID mo, yung picture mo with ID, or picture ng ID mo, diba? So, pag hininga ka ng gano'n, 100%, that's a fake. So, yan guys. Sobrang nakakalungkot, nakakahinayang, nakakaiyak. Pero sabi nga nung mga kasamahan ko sa Tether, yung mga nagka-group ko, kahit di man kami magka-same, hindi ko sila downline, hindi ko sila upline, laban lang talaga, life must go on. So ganito kasi, parang sana kung mahabol, di mahabol, but dahil hindi nga siya registered here sa Pilipinas, 50-50 talaga yan, di ba? Kahit yun nga, ito gumagawa rin naman ng mga paraan sa police, ganyan, community trace, sana nga matrace na matrace, di ba? Ayan. Pero gumawa pa nga, yung papaya ay add, gumawa pa na another, parang black bit ata yun, I don't know kung ano yung ano. Ayan, not fill out, diba? Another Muyan, parang may black bit ata. Pero hindi namin alam kung sinong, ayan, yung blackbit6.com. So, nakita lang din namin online. So, pag kinilig kasi yan, click natin. So, para tayo sa Google. So, ayan, hindi na rin, pagabi, nakikita pa daw yan. Pero now, hindi na. So, I think, inanila yan. Shinot down na rin nila. Ayan, Muyan66, Pan City. So, yun. Ayan yung, kay NBI. So, hopefully, maging, kasi syempre, iba, malaki talaga in-invest, as in millions. So, sana kahit pa paano ay talagang ma-refund ang aming capital. So that's it guys, thank you so much. And kahit nakakalungkot itong balitang to, tuloy lang tayo, pagsubok lang yan. At least sabi nga nung friend ko, at pera lang ang nawala, hindi yung buhay mo, especially ngayon yung pandemic. So that's all for now. This is my side. So thank you so much sa pag for watch my video. So hoping na continuous lang kayo sa pag subscribe and follow sa akin mga sa akin channel and sa akin videos.